Hello sa inyong lahat yan, mga minamahal na taga-subaybay ng Art and Devotion with Jaime Victorino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay 11:40 sa oras na ito. At muli tayo magkaroon ng ating painting and Bible sharing sa oras na ito. Ang topic natin sa painting ay about beautiful birds with flowers. Eh, ito naman ang aking naihanda. Ano po na gagawin na painting? Gawa ko na yung background. Yung iba mga details na ayos ko na rin, nagawa ko na rin. At sandali na lang ito. Ano po? Magkaroon muna tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At gusto kong kunin dito po sa Ephesians chapter 2, verse 1 down to verse 4. Pakinggan po ninyo, ha? What the Bible said about sinners and why they need to be saved now. Pinag-uusapan natin ay mga taong makasalanan, tayo yun. Either ikaw ay religyoso, religyosa, mabait. Lahat ng tao, pagkatapos na si Eva si Adan ay magkasala, lahat po tayo ay naging makasalanan. Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa mga taong makasalanan? Bakit kinakailangan silang maligtas ngayon? Basahin ko po ang Ephesians chapter 2, verse 1 down to verse 4. The Bible said, "And you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others." Yan po ang binabanggit ng Diyos, mga minamahal na po, sa atin ng Diyos. Nabanggit pa, minamahal na po, na tayo po ay mga anak ng pagsuway. Dahil nga ang tao ay nagpapatuloy sa kanyang pamumuhay sa kasalanan. Ang gawain ng tao ay mga bagay na ikinagagalit ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin apat na bagay na gusto kong ipahayag sa inyo patungkol sa binanggit ng salita ng Diyos tungkol sa makasalanan. Number one, sinners are dead spiritually before God. Ang makasalanan ay patay spiritual. Pagkatapos si Eva at si Adan, minamahal na po ay magkasala, ay yung kanilang buhay spiritual, yung kanilang buhay na nakikipag-usap sa Diyos, yun po ay namatay. Kaya nga ang tao ay nabubuhay na lamang sa dalawang spirit, ano po? Yung kanyang soul at yung kanyang flesh. Nawala na yung kanyang spirit na nakikipag-usap sa Diyos. E napakahalaga na maintindihan natin, minamahal na po, nang ginawa ng Diyos ang tao ay yan po ay mayroong tatlong bahagi, yung kanyang soul and spirit and flesh. So nabubuhay na lamang tayo sa soul and flesh. Yun na lang. Kaya nga napakahalaga, minamahal na po, na maunawaan natin na paano tayo muling babalik sa Diyos? Paano muling maibalik yung spirit na namatay na yon ay mabuhay? Anong paraan ng Diyos? Hindi relihiyon. Hindi nga yung mabuting gawa mo, dahil nga ang Bible nagsabi, kahit na reliyoso ka pa,
kahit mabuti pang ginagawa mo, sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay naging makasalanan pagkatapos ang magkasala sa Ebatsyadan. So yung unang bagay, manunod po, sinners are dead spiritually. Sabi nung Ephesians chapter 2 verse 1, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. So ganun po ang buhay po ng tao sa harapan ng Diyos. Yung kanyang pamumuhay ay hindi siya nakakapamuhay sa mga bagay na spiritual. Kaya nga, ang buhay po natin ay tungkol lamang mananapo sa buhay sa moral, buhay dito sa mundo, mananapo ang buhay natin ay panay nasa ng laman. Kaya nabanggit, mananapo sa binasa nating talata, mapansin po ninyo ay ang pagkasabi ay ganito, wherein in time past ye were walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also ye all had our conversation in time past in the lust of our flesh. Panay nasa ng laman ang ipinamumuhay ng tao. Pangalawang bagay, mananaw po ang sinabi ng Diyos patungkol sa makasalanan, ay sabi diyan, sinners are blind spiritually. Tayo po ay bulag spiritual. Kaya tayo ay hindi talaga pwedeng makarating, mananaw po, nahanapin ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo nga po ay bulag. Si Kristo ang naganap sa atin. Sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya tayo ay hinahanap ng Diyos at ang ginagamit ng Panginoon ay ang kanyang mga salita at ginagamit ng Diyos ay yung mga lingkod niya na nakakilala na kay Kristo bilang si Kristo yung Panginoon na tagapagligtas. Pangatlong bagay, manano po, ang Bible nagsabi, sinners are lost and hopeless in the sight of God. They need Jesus. Kaya napakahalaga, mano po, na maintindihan natin. Sabi ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tayo po ay nawawala. Pag tinanong ka, kaibigan ko, sakaling kay bawian ng buhay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kung yan ay masagot mo ng straight, kung yan ay masagot mo ng maliwanag, ay nakasumpong ko talaga kay Kristo Jesus. Pero kung hindi mo yan masagot, minamahal na po, kailangan mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Opo. So yun ang kalagay natin. Tayo po ay mga makasalanan, minamahal na po, na nawawala, na kinakailangan, minamahal na po, na tayo po ay masumpungan ng Panginoong Jesus. Panghuling bagay, sinners are without Christ and without hope and without God in this world, sabi ng Bible. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 12, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and the strangers from the covenant of promise, having no hope with and without God in this world. Yun po ang sinabi ng Diyos, na kahit meron ka pang relihiyon, kahit na ikaw ay mabuting tao pa, sabi ng Diyos, you are without Christ. Kailan mo natandaan na isang araw may lumapit sa iyo, na isir sa iyo ang salita ng Panginoon, binuksan mo ang puso mo at isip mo, at doon talaga ikaw, personal mo talaga, pinapasok si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. To be a Christian, my dear friend, this is an experience of hearing the gospel of Christ. Christ died, buried, and raised from the dead on the third day. Yun po ang nadinig natin, na si Kristo ay buhay
na tagapagligtas. At kung tinanggap mo siya, ang Bible nagsabi, talagang ang nasumpungan ka nga ng Diyos. Talagang ang ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Nais mo ba ngayon, kaibigan, na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Tatlong bagay ang dapat mong aminin at tanggapin si Jesus. Una, aminin mo na ikay makasalanan. Romans 3:10, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pangalawang bagay ang Bible nagsabi, Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan ay kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So napakahalaga na maunawaan natin na bilang tayo ay makasalanan, hahatulan tayo ng Diyos, pinamanapod sa lugar ng impyerno. Walang tao na gusto na mapahamak sa lugar ng impyerno. Huling-huli, nais ng Diyos na iyong kilalanin na naman ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yan ay para sa iyo, yan ay para sa akin, tinubos tayo sa ating kasalanan. Opo, yun ang magandang balita sa iyo, kaibigan. Ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao sa lupa ay binayaran na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nang sinabi ni Jesus na, Diyos ko po, bakit mo ko pinabayaan? Si Kristo ay pinabayaan ng Diyos na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang yung kasalanan natin ay matubos niya. Gusto mo ba tanggapin si Jesus ngayon? Mananalangin tayo. Sumabay ka sa isang simpleng panalangin pagtanggap, kaibigan. Yumuko tayo. Diyos naming dakila, sa oras na ito, maliwanag na naunawaan ko ang iyong mga salita. Salamat po na iyong ipinagkaloob si Jesus. Hinayaan mo na siya bumaba sa lupa at ako'y hanapin. Hinayaan mo si Christ ay mabayubay dun sa krus ng Kalbaryo at siya mamatay doon at umagos ang kanyang dugo doon para ako matumbo sa aking kasalanan. Sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. At inaamin ko rin na hindi ko kayang iligtas ang aking kaluluwa sa tiyak na kapahamakan sa lugar ng impyerno. At binubuksan ko ang aking puso at ang aking isip at tinatanggap ko po si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ang simpleng panalangin na yan ay ginawa mo na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, panghawakan mo ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. God bless you. At patuloy natin. Ano po, itutuloy ko itong ating ginagawang painting na ito. Hindi na ito matagal gawin. Ano po?